Ito mga pre, magpapalit tayo ng angle bulb zoom. Ako nga pala si Papa Rolly, at kung hindi pa ninyo ako kilala, ako ay may mga video sa YouTube na naglalaman ng mga tutorial, DIY at iba pa patungkol sa gawaing bahay. Pwede po ninyong panoorin ang aking mga video sa aking channel. Ito mga pre, magpapalit tayo ng angle bulb zoom. Itong problema dito, may halong sink to eh. Kaya pag tumagal, nasisira, nadudulo. Tapos, ang masama sa kanya, may naiiwan dun sa loob. Yan. So, babaklasin natin yung naiiwan. Yun ang pahirapan. So, kailangan natin ng screwdriver. Ibiyakin natin. Naiwan kung ano, baka masira yung tungay ng malupit. Kakabit na natin yung angle bulb. Ang problema na ikita ko dito, hindi ko na ilalagay scotch yun, tapos lalagyan ko na lang ng ano kasi makakaawat pa yun para makita ko may tulog. Ang problema nakita ko, parang yung thread niya may eksena. Hindi ko ilalagay scotch yun. Kailangan may lubog natin ito ng gusto eh. Pakita natin kung ito lang problema dito. Agad. Kikita ko yung pulo. Inilas ko ito. Agad na. Mabubuksan ko yan Ron, pakitingin mo kung ano. Sagad na. Mabubuksan mo? Tingin mo Ron. Tingin mo Ron. Tingin mo Ron. Papel ma. Ha? Papel na tuyo. Yung pwedeng carton sa baba para ground. Oh, sige. Basta yung nakikita kung may tulo. Kasi kung ano pa to, bubuksan ko, kulang yung teflon. Maliit yung ano eh. Yan. Tetestingin natin. Makita natin kung so, ito naman yung isa ring papalitan natin. So, papalitan din natin ito. Ito, big pa ba? Ito problema pagka ano yun. Yung sa, pag ganito ginamit mo yung may sink.
nababasag ito pagka ay matagal na. So, hindi mo siya matanggal ng maayos. So, ito yung problema. Yun, kukutkutin natin ulit parang yung kanina. So, pag gumamit kayo ng mga ganito, mga metal with zinc. So, ito yung problema. So, kukutkutin natin siya. Ayos na tanto guys. Yan guys, natanggalan natin yung mga naiwan na pyesa ng lumang angel bulb. So, kakapitan na natin siya ng hindi mo tinyagaan na may sasagat. Ito na natin siya ikakapit. Ito, pag kinakabit natin, pakikiramdaman nyo kung pilipit o ano dapat, hindi siya pilipit. Yan. So, ayan guys, binuksan na natin yung sa tubig. So, hintay na lang natin siya kung tutulo siya o hindi. So, ganyan lang. Kung gusto nyo mag-leak test, bakit kayo ng papel na tuyo. Tapos, ilagay nyo lang ganyan. Pagka, nabasa, ibig sabihin, may tulo, di ba? Yan, guys. So, itong isa, wala rin siyang tulo. So, pwede na rin tayo mag-proceed sa flexible hose para sa water closet. Susunod naman natin gagawin, papalit naman tayo nito. Ito yung float switch nung sa water closet, yung level niya. Ito, bumili ako sa Ace. Ito yung presyo niya, 719. So, kasi wala na to, sira na, hindi na gumagana yung bulb. Natin, babaklasin natin yun. So yun guys, napalitan na natin siya. Yun, naikabit na natin. So ayan yung pinalitan. So bago natin kabit yung linya ng tubig, dapat tingnan mo muna kung may tulo. So ligot test natin. Wala siyang tulo. So yan, pwede na natin ikabit yung ano. So bago natin ikapit itong, lagyan muna natin ng konting teflon yan. Lagyan na natin siya ng teflon. So pwede na natin ikapit yan. So yan, ikapit na natin. So next naman natin gagawin, kakabit naman natin itong hose. Yan, pipitin na natin. So yan, ikapit na natin yung hose. Bubuksan na natin yung bulb. Bubuksan na natin yung bulb. So yan, pakita natin. So yan. Kakarga siya. Yan, wala rin lumalabas doon na tubig. So ibig sabihin, okay din yung isang bulb lang sira. Ayan. Mount shut. So, yun. Tama lang yung level niya. So, subukan natin i-plus.
hintay ko muna kung talagang mamamatay siya ng gusto. Press natin. Yan, tumakbo siya. So, okay. Tagumpay. Tingnan natin. Ayan mga pre, tagumpay sa water closet, na fix na siya. So next, yung ano na lang, sa bidet. Ang gagamitin natin bidet ay parehas din ito. Same brand, tsaka yung model. So ito yung price niya. So ito, nilagay na rin natin yung rubber. So ganun din ang sistema. So, bumukas. Hindi ko pinatay, may bulb na to. Mamaya ko papapatayin pagka doon sa hindi, sige, pwede ko sa sino? Wala na ito. Testing natin siya. Buksan. So, yan. So, ayan guys, natapos na natin ikabit yung angle double valve na nakakonekta sa water closet at saka dyan sa bidet. So, nalagay na rin natin yung seat cover. So, kompleto na siya. So, doon naman tayo sa kabila. Itong isang water closet naman ang ayusin natin. Ang sira niya ay yung lever tsaka yung sa may stopper sa clapet. So, yan. Bumili tayo ng materials. Lever tsaka yung flapper. Yung flapper na yan. So dyan, sa binili ko to guys sa Ace, pati yung level, yung float switch kanina sa Ace ko binili. So ang presyo nito ay mura lang, 149. Ito naman ay 169. So ayan yung condition niya guys. Yun, nilagyan ko ng ano, plastic bottle para hindi mag-on. Siya nga pala guys, pagbibili kayo ng ganito, dapat double check nyo. Kasi ito, nung tinesting ko, hindi siya nagkukusang bumababa. Universal. Tinapansin ko yung ito, yung butas niya medyo malaki. Pero yung kabila maliit. So ito yung sumasayad. So buti na lang meron pa ako isang reserva yun. Kulay pula. So tinetest ko muna siya. Tinetest ko siya kung yan, hindi naman lumalabas yung tubig. So ngayon tinetest ko rin yung level switch kung nag-auto shut off. So ayan, nag-auto shut off. So okay. Wala rin yung ano niya. Sa flapper, okay. Nag-overheat. So pwede na natin i-final. Ito ang gagawin natin guys. Sirahan na tong bulb na to eh. So papalitan na natin. Tsaka ito kasi yung mayroong ano, sink. Kaya pag binuksan mo yan, pag tumagal ito, nilapak ang baklasin kasi mapuputol. So alisin ko na rin siya. Tapos ito yung ito, kung ma-re-recover ko ba itong one half na yan. Nagamitin ko rin. Pero may reserva ako doon at pinuli. Hindi na joke yung pair. So, ilagay natin scotch yun kasi malapit lang yung
kanyang tawag nito, yung pagkakabitan. Sabihin natin. Ngayon, pag magkakabit kayo nitong angle ball, lagay nyo na kaagad ng teflon. Ito yung kulay puti. Yan, teflon. So, kung sa mga bago, ito yung ganito yung teflon yan. Ito po yung teflon. So, lalagay nyo na kaagad kasi pag doon kayo maglalagay, mayrapan kayo kasi gipit. Kaya dapat lagay nyo na ng teflon. Tapos, kung magkakabit tayo nito, huwag natin persayin, i-hand tight lang. Pagpakiramdaman nyo, kailangan hindi yung kasi pagpuwersado, masisira yung thread. Yan, kahit ganyan lang, hantay. Okay na yan, hindi naman lumalis yan. Tapos, bago natin ikabit, testingin muna natin para kung makita natin na may tulog. Bago natin ikabit to, testingin muna natin yung ano. Kung walang tulog yung, kung kung walang tulog itong connection. Kasi pag kinabit na natin, as may tulog ito, magbabaklas ka na naman. So, tingnan muna natin kung kakaroon ng tulog dyan. So, yun, may supply na. Pag magte-test yun, gaganyan nyo lang. Magkapapa din. So, wala. Yan. Hintay lang kayo sandali. Malakas naman yung pressure. Hindi ko na bubuksan nyo kasi malakas naman yung pressure. So, kaya mo lang bukas. Okay naman, may adobe, may band naman to. So, sa lakas nung... Ayos naman. So, sa lakas nung pressure, kung may tagas yun. Ayos naman! Hindi, yung pressure niya malakas pa, hinahan ko kasi. Hindi, okay na. Okay lang yung malakas. Ayos na. So, ito. Yan. Makikita niyo naman kung walang tulo yan. Kasi kung may tulo yan, sa lakas ng pressure, lalabas na yan. So, wala siyang tulo. So, pwede na natin itong ikabit. Meron na siyang naka-live na siya. May re-reader dito. Live na siya. Share ako lang yung palm. So, ito. Ang gagawin natin. Ay, hindi ko may pakita sa inyo ito. Kaya pakita ko sa inyo. So, ito yung ating ipapalit na tawag dito ay yung flexible hose. Ito yung 3 port, ito yung 1 half. Ito yung nakakonekta sa water closet, ito naman yung nakakonekta sa angle valve. So, ito yung kanyang pressure. Sorry, naalis natin para may idea kayo kung magkano yung mga... Yan. So yun guys, nakita ko problema. Nawala yung rubber dito sa loob to. May rubber yan, ito kumuha ko ulit. Kasi dapat siya may rubber yan. Pumasok dito sa loob ng ano. Kaya dun tumagas. Kasi ito hand tight lang to, okay na to eh. Yan, bago mo iwan. Para kung may tulo konti. Ito wala na. Sure bull na.
So, ayan na yung condition niya ng isang water closet na bago natin tapusin yung ating presentation, gusto ko lang i-discuss sa inyo yung different parts nitong pill bulb. Itong nasa baba, ito yung kanyang lock nut at ito yung kanyang shank washer. Ito yung pagitan nung sa water closet para siya ma-install. At ito naman yung kanyang lock ring. Pag i-adjust nyo to, yung taas-baba, huwag nyo itong iaangat. Hindi hold nyo lang rito tapos ikot nyo lang po. So kung gusto nyo ng medyo mas mababa o mas mataas, kasi itong top nito, meron itong relevance doon sa may overflow pipe at saka doon sa lever hole. May mga distances yan. So dito nyo siya i-adjust. Dito. Tapos ito yung kanyang float valve. Ito naman yung kanyang adjustment. Kung gusto mong i-adjust yung taas nito para sa water level. Para yung bulb niya doon sa magsara. O bubukas. Tapos pag ganyan na nakasara. Tapos ito yung cap. Ito naman yung refill tube. At ito naman yung kanyang refill clip. So usually yung sa bulb dito, ito nami-maintain to para... Ngayon, kung gusto nyo makita yung loob, ang gagawin nyo lang, iaangat nyo to. Tapos, ito, itutwist nyo. Yan, itwist nyo to ng pakaliwa. So, para makita nyo yung loob. So, ito yung kanyang loob. Makikita nyo. So, dito makikita nyo kung minsan kaya ayaw magsara. Ano lang to, yung marumi. So, ayan, makikita nyo dito. So, makikita nyo marumi. So, ito pwede pa to i-maintain. So, lilinisan lang. Palagay ko magagamit pa.